Okay. Ayun, babalik tayo. So, ito meron tayong gagawing K8. Ayan, no? So, KA-711 yung kanyang model. Ayan, guys. So, no sound. Pero may power. Okay, so na-check up ko na to, guys. Na-estimate ko na rin. At yun, nagkasundo na kami ni customer. So, gagawin ko na lang. So, ang nangyari nito, sabog. Sabog yung isang channel. So, di na natin i-testing kasi may putok dun sa kanyang ano, circuit o sa main amp. Ayan. So, buksan ko muna. Okay. So, konting ano lang tayo, konting review sa K-Audio na ito. Ayan. So, meron na siyang ano, guys. Meron na siyang tatlong mic input. Tapos may meron siyang control bawat input at yung ano niya yung digital stereo mixing amplifier yung para sa delay o para sa effects. Tapos may USB na rin, may USB. Tapos ang kanyang ano, ang kanyang main volume ay dalawa. Yan, ito yung left saka right. Tapos andito yung kanyang music control o yung tone control. Ayan. So nakakahawig siya, guys, na nakakahawig siya sa 733 yung kanyang ayun, no, yung kanyang main board. Pero mas maganda pa to kasi ano siya, ang kanyang ang supply na AC ay so 42 volts 0 42. So, ayan. So, ang kanyang sa tong control, yung supply ay 20-020. Ayan. Ito naman yung kanyang likod. Ayan, yung kanyang likod. So, ang sabi niya ay maximum power output ay 600 watts times 2. Ayan. Power surge ay 220 volts. 60 Hz. Ayan. Ito yung model. Okay, so maganda. Maganda yung kanyang features. At maganda pa yung kanyang supply. Lalo-lalo na yung transformer. Ayan. So sabi ni customer, okay naman daw yung mga tone control. O yung mga knobs dito, or mga volume. Okay naman daw. So, at mayroon pa siyang ano, guys. Mayroon pa siyang ay, kala ko clip. So, signal pala yan ng sa, ano, sa bawat channel ng main amp. Okay. So, ito, nalinisan ko na. Yan, nalinisan ko na. At ito, yung kanyang power transistor. Yan. So, di ko pa yan ang guys, ginalaw. So, nilinisan lang natin. At napansin ko, yung kanyang transistor dyan. Ayan. So, ano na siya, yung hindi na yung orig. Kasi, ang orig niya, ayun o, yung maliit lang. Ang kanyang number ay 1740. Ayan, C1740. So, ito, ano na siya? Yung parang 1915 yung kanyang ano, itsura. O 1914. Ayan. Pero ito, manipis yan yung kanyang itsura. So mamaya, i-review rin natin yan kung ano yung specs ng transistor na yan. Ayan. Tapos, ito, i-check up natin yung isang channel na ito kasi yan yung may sunog. Okay, so, standby muna, guys. Pupus ko muna. At mamaya, balik tayo para sa review at para sa update ng ginagawa natin. Okay. 1 hour later. Okay, yeah, balik tayo. So ito na yung mga salarin. Okay, ayan mga yan yung mga napalitan natin. Ito pa pala. Ayan. So bali tatlong output yung ano, yung sira. Yan, tapos yung capacitor sinabay ko na rin kasi buntis na. Yan, buntis na.
drain na siya, tapos switching. Switching yung drive niya. Dalawa. Ayan. Sorted na yan, yung isa open. Tapos ito open, yung dalawang resistor na 5 watts. Tapos ito. Yan yung nakita natin na ano, na pinalitan ng 10 ohms. Instead na ayun, 220 ohms dapat yan. Tapos yung ano niya, yung transistor na napansin natin. Ayan yung half moon. So binalik natin sa dati. Ayun na yun. Ayan. Saka yung 667 na NPN. NPN transistor. Switching. Okay, so yun na yung mga napalitan natin. At na napalitan ko na rin. So yan na. So bali, ang original pala nito guys, ano lang naman yung yan yung 1943 at 5092 yung kanyang original, kasi yan ano, ito yung ginayahan natin. At may nakalagay naman sa board. May nakalagay naman sa main board yung part number. So yung huling gumawa kasi ay iba ang nilagay. So ano na? Toys A1301 ang nilagay, saka yung 3280, ayan. So, binilak lang natin sa dati. Ayun. Tapos yan yung mga napalitan natin, resistor 4.7, dalawa. Tsaka ito, dalawang drive. Tapos ito. Ayan. Tapos ayun yung transistor na sa bias yan. Okay. Tapos ito yung 5 watts, dalawa. Okay, yun lang napalitan natin. Tapos yung pala, yung capacitor. Ayun. So 220 by 25 volts, dalawa. Inabay ko na rin yung sa kabila kasi ano na, drain na. So ayan. So yun lahat. So ito guys, ilalagay ko nila sa screen yung specs nito or yung description ng transistor na to. Kumpara natin doon sa original na transistor niya o yung output niya. So ito, ano lang to? Next video na lang, kung may mga tanong kayo, comment na lang. Tapos sagutin na lang natin. So ito lang muna yung comparison nitong 1301 at 1943. Tapos yung 3280 at yung 500. Ay yung 5200. Ayan. So yun, i-flash ko na lang sa screen para hindi na humaba yung ating video. Okay, so sound check tayo. Okay, yan na. So nag-connect na tayo na player at and speaker. Okay, sound check natin. Ayan guys, dalawa yung volume niya. So left and right. So hiwala yung kanyang volume sa bawat channel. So try muna natin yung si left channel. Ayan. Meron ng signal yung left. Try natin yung right. Sorry, sumama. Nakasabit pa ako.